Laba-laba o pagkuwentuhan muna natin ang isang uri ng puno na ang bunga bumubula at pwede raw gawing sabong panlaba. Bumubula ang bibig ng mga Marites habang pinagchichismisan nila ngayon dito sa Barangay Marilog sa Davao City. Ang punong ito na ang bunga, kulay orange at brown. Singliit lang ng kalamansi pero mabalahibo. Wala itong amoy pero dahil hindi nakakain, dinidedma lang nila. Wala po sila kahibalong magsir pangalan ng kahoy. Kala nga kahoy, dugay na nadinhan. Kaya ang mga bunga nito nagsisilaglagan lang at nabubulok. Pero nito lang nakaraang buwan, meron silang pambihirang natuklasan. Mami, sabon nga kwan ba mong i-discover kay bait mo gyud itong panahon karon maning naka-discover mi diri sa bukid ang bunga kasi ng puno. Mga guys ha, puro ba ni siya bunga bumubula morning. Dili siya mga makaman sa di. Mga guys ha, kwanan nya na tay puti nga kwan sinina ni siya nga sabon guys. Effective din daw pantanggal ng mantsa, kaya ginagawa nila itong sabong panlaba. Oh guys, tanawa guys, ang imong isa kasi na murarag tulo ka bunga ni guys oh. Anong klaseng bungang kahoy ba ito? Ang puno na ang tingin ng mga residente ay punong-puno ng grasya. Tatlong dekada na raw nakatindig sa kanilang barangay. Kahit mga matantanda dito sa amin, walang nakakilala sa puno na ito. Ang nakadiskubre sa sinasabing cleaning powers nito, ang magsasakang si Jonel. Dala-dala ang kanyang timba. Si Jonel tumawid ng sapa. Yung pinsan ko guys dito naglalaba gamit yung bungang kahoy. Saka malapit na yung puno ng kahoy guys. Hanggang narating na niya ang puno na may 20 minutos ang layo sa mga kabahayan. Agad niya itong inakyat at sinungkit niya ang mga bunga. Guys, ito na guys oh, yung bunga ng kahoy guys, marami yung kinuha namin guys kasi maraming nang hingi. Ito guys, madami na tong malaban guys. Mababa lang ang bunga na kinuha namin kaya sinubukan namin nilaro-laro lang. Ito guys, pinitpit niya ang mga ito. At saka inilublob sa tubig. Nabangha kami sa bunga mo kasi bumula. Ang kanyang nadiskubre, agad niyang ibinalita sa kanyang mga kapitbahay. Hindi po ako naniwala kasi hinatagal na po ng ano namin dito. Hindi po kami nakadinig na may ganong puno. Sinubukan ko talaga. Naalaman nila na hindi lang pala ito basta-basta bumubula. Nakatatanggal din ng mantsa. Amazed po, sir. First time ko pong nakakita ng ganon. Hindi mo akalain na pwede pala siya kapag lalaba. Tatlo nga lang daw maliliit na bunga, katumbas na ng isang sachet ng detergent o sabong panlaba. Menos gastos. Dito sa amin, ang isang sachet ay 8 pesos. Kapag wala kaming budget pang bili ng detergent, yon ang kinukuha namin yung bunga ng kahoy para ilaba namin. Makakatipid ka talaga kasi di ka na bumibili ng sabon. Yung pambili ng sabon, bigay mo na lang sa mga pambaon ng mga anak mo. Ako gani, naglabag ko sa mga uniform sa kong apo. Maumantoy akong gisabon. Yun nga lang, wala raw itong amoy. Kaya si Jenaline, ibinababad na lang ang nilabhang mga damit sa fabric conditioner. Mga at ang daming bula. Maganda po siya sa kamay. May mga residenteng ginagamit din ito pang hugas ng plato. Gusto lang namin malaman kung anong punong kahoy talaga. Kung safe ba gamitin o anong pangalan para safe sa mga residente. Sa kanilang barangay, iisa pa lang daw ang natutukoy nilang puno kung saan makapipitas ng bumubulang bunga. Nilibot namin ang punong kahoy kung meron bang mga tumubo na similya. Pero parang seasonal lang yata bumubunga ang punong kahoy. Pero
ano ba ang kahoy na ito? Ang City Environment and Natural Resources Office ng Davao City, sinuri ang puno. Kahit gisa, kitan. So kung atong pagkasimuton, normal lang po siya nga kahoy. Kaya ubay-ubay yun po nga bunga atong nakita. Ubay-ubay, sir. So, ubay-ubay po nga sinina malaban, ani. Very rare po siya nga kahoy, kaya karoon na po kayo, karoon na po kakita, ani. Ang kwento sa likod ng puno na ang bunga, effective daw pantanggal ng mantsa. Pero, ligtas kaya? Tuklasin natin sa aming pagbabalik. Bunga ng puno sa Davao City, bumubula at nagagamit na sabong panlaban ng mga residente. Ako gani, naglabag ko sa mga uniform sa akong apo. Mauman to'y akong gisabon. Sinay namin sa damit na ilaba. Walang amoy, walang kate. Masarap gamitin sa panglaba. Parang magaan sa katawan. Yun nga lang, wala ni isang residente ang nakakaalam kung ano ang punong ito. Kaya sinuri ito ng mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao City. Yo, kaito. Kaito yun siya. Kaya ubay-ubay yun po nga bunga itong nakita. Ubay-ubay, sir. So, ubay-ubay po nga sinina malaban, ani. Very rare po siya nga kahoy. Kaya karoon na po kayo, karoon na po ko kakita, ani. Halos every week kami umakyat ng bundok. Hindi ko to nakita na puno. So, for me, it is rare para sa akin itong puno na ito. Nasa pamilya sa mga lansones. Kumuha sila ng sample para mapag-aralan. Gawan pa namin ng palaliman na pagsaliksik tungkol dito kung ano ba talagang puno ito. Ang puno, posibleng yung kung tawagin soap berries o soap nuts. Ang pangalan ng puno ay Trichonacras ultrata. Nasa pamilya siya ng Sapindaceae, so sa soapberry family, locally known as ngaratngat. From Luzon up to Mindanao, meron siya. Ang balat ng prutas nito may saponin, isang klase ng natural na sabon. So yung saponin, bumubula siya kapag nalagyan ng tubig. Ang saponin ay isang natural chemical na pinoproduce ng halaman na meron siyang surfactant, para siyang tagalinis, maganda siyang cleaning agent. Nag-a-act siya na parang sabon. Yung sabon kasi natin, pinapi lang siya doon sa naturally occurring na sabon, yung saponin. Pero ligtas nga ba itong gamitin? Pwede, safe naman siya gamitin. Although, huwag siyang i-ingest. Siguro, huwag muna natin siyang gamitin directly rin sa balat natin kasi hindi pa natin garantisado. Baka aside from saponin, meron pa siyang ibang irritant pala. Although, sa damit, pwede siyang gamitin doon. Yung Trichonacras kasi, isa siya rin sa mga underutilized na halaman sa Pilipinas. Mataas yung potential niya na pwedeng gamitin siya at meron siyang economic use. Kahit pa paano, nabibigyan ng ipotart siya yung biodiversity natin. Ako kayong katabang ano na mamoy, lasbi na sa kanang walang-wala diyod. Walang-wala diyod ipalit na sabon. Dako kayo nag-ikatabang. Sobrang blessing po, lalo na sa sobrang mahal na po ng mga bilihin ngayon. Nakalas na po kami. Samantala, ang mga tiga-barangay Marilog, aalagaan daw nila ang punong ito. Lalo't ang maliliit nitong bunga, may malaking pakinabang. Protection ang ginanap ko kung tinabangan sa mga katauhan ako doon eh. Pwede pa ganit, padaghanan naman. Amin talagang aalagaan kasi malaking tulong talaga sa amin ang punong kahoy. Sa taas nga ng mga presyo ng bilihin ngayon, maraming nasasabon at nasisita sa paggastos. Mabuti na lang at ang ating kalikasan may natatanging solusyon para sa tambak nating mga labada. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.